Nagkapirmahan na nga ang gobyerno ng Pilipinas at ang nanalong bidder na magte-takeover sa NAIA na pangungunahan ni Ramon Ang ng San Miguel Corporation. At sa unang 6 na buwan daw ay mararamdaman na ng pasahero at makikita ang pagbabago sa NAIA. Isa na dito ang bagong OFW lounge sa NAIA Terminal 3 na nauna nang binuksan sa NAIA Terminal 1. Ngunit sa mga kasama sa pagbabago o mga babaguhin, kagaya na lang sa issue na mainit o mahinang aircon, palagi ang brown out, kagaya ng surut, ipis at daga. Hinihintay kong mabanggit ang tanimbala at mga nakawan ng laman ng maleta sa loob ng NAIA dahil hindi nila ito lagi nababanggit. Pero kahit hindi nila ito nababanggit, pero sana naman na kapag naging private na ang NAIA, ay wala ng pasahero o mga OFW ang mabibiktima ng nakawan ng laman ng maleta dyan sa NAIA. Kahit ang pinapangamba natin, dahil ang mga empleyado ay sila-sila pa rin. Walang matatanggal at absorb sila lahat. Para hindi na hutawaging worst airport in the world, magsasanib puwersa na ang gobyerno at pribadong sektor sa pagsasaayos ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Yes, Connie, hindi lang rehabilitasyon kundi modernisasyon. Yan ang pangako ng concession agreement na pinirmahan sa Palasyo ng Malacañang ngayong umaga sa pagitan ng Department of Transportation at ng San Miguel Corporation Consortium na siyang winning bidder sa public-private partnership na magpapatakbo sa Ninoy Aquino International Airport. Mismo ang Pangulo sa kanyang talumpati inamin na bilang pangunahing international gateway pa naman ng Pilipinas, lubhang napag-iwanan na ang NAIA sa standards na iba pang international airport sa buong mundo. At kailangan na rin ng expansion ng operasyon nito para suportahan ang isinusulong na pagpapalago ng ekonomiya. Ilan sa mga mahalagang target ng kasunduan ang pagpapalaki ng kapasidad ng NAIA mula 35 milyong pasahero kada taon, magiging 62 milyon na pasahero kada taon. Ang air traffic movement gagawing 48 mula sa kasalukuyang 40 na eroplano kada oras. Ang operasyon at pasilidad susunod sa tinatawag na internationally benchmarked minimum performance standards and specifications mula sa terminal buildings hanggang sa runway at lahat ng aspeto ng operasyon ng airport. May 15 taon ang concession period at 170.6 billion pesos ang ibubuhos na pondo para rito. Sa unang 6 na buwan daw ng pag-takeover ng concessionaire, agaran daw ang mararamdamang pagbabago sa airport. Palyadong aircon, mga pesting dagat surot, mga kahiyahiyang kwento na idikit sa pangunahing airport na bansa na ilang beses na rin napasaba sa mga listahan ng mga worst airport sa mundo. Pero inaasahang matutuldukan na raw yan matapos pirmahan kaninang umaga sa Malacañang ang Public-Private Partnership Agreement ng Department of Transportation at ng nanalong concessionaire na San Miguel Corporation at SAP & Company Consortium. Kabilang sa mga inaasahang pagbabago ang dagdag na terminal sa lupa ng Philippine Village Hotel sa loob ng 3 taon na kayang maglaman ng 35 milyon na mga pasahero. Magkakaroon ng walkalator o access road sa pagitan ng Terminal 1 at 2 at mga car park building sa 3 terminal. Para iwas traffic naman papasok ng airport, gagawa ng 3-lane na bypass road mula sa Skyway sa Magallanes diretso sa NAIA Terminal 3 na inaasahang matatapos sa March 2025. May bagong OFW lounge na may libreng snacks. Imo-modernize din ang mga x-ray machine at gagamit ng QR codes. Sa pag-check-in, gagamit din ang visual docking system. Itataas din kalaunan ang kasalukuyang 550 pesos na passenger terminal fee na isusunod daw sa rate na itinakda ng Asian Development Bank. Aminado si Ang na sagad na ang kapasidad ng NAIA, kaya oras na magawa ang Bulacan International Airport na 100 milyong pasahero ang kapasidad, doon pwedeng ilagay ang susobra sa NAIA. Oras na mag-take over ang consortium, magiging regulator ang Manila International Airport Authority o MIA. Kaya babantayan natin itong magiging pagbabago sa NAIA, lalo na soon ay magtataas na rin ang terminal fee. Kaya dapat ayusin nila at dapat maalis na ang nakawan dyan at ang mga sindikato dyan sa loob ng paliparan. At sana pinapanalangin natin na ito na ang simula ng pagbabago ng Pilipinas. Dahil bago mabago ang buong bansa natin, ay dapat may maayos tayong paliparan at wala ng issue ng nakawan.